Hey guys, ito po ang ating pag-uusapan ngayon, ang full solid concrete house. Paano nga ba ginagawa ito ang puro buhos na bahay? At pagkano nga ba ang nagagastos dito? At ito nga ang ating tatalakayin ngayon. So guys, ito nga po step by step yung mapapanood kung paano ito ginagawa. At ayan nga sa video na ito at nakikita nyo, nagbubuhos sila at nakaporma na ang bawat poste. And then yung pinaka wall niya ay buhos din. And then take note guys, ito po ay kontratahan po ang labanan nito. So magkano nga ba ang kontrata dito per square meters? At yan nga ay anya nga nung contractor na to ay tumatanggap din siya ng per structural lamang at yan ay hindi kasama ang finishing. Pwede kayong magpagawa ng single detach lang or bungalow or depende sa inyong sukat na ipapagawa or up and down. So guys, eto nga tunghaya natin ang pagpapagawa ng bahay na ito na mag-asawang Ricardo Fenis at Julie Fenis. Eto nga't siya sa atin nating mabuti ang step by step na pagpapagawa ng bahay na ito upang makita nyo kung gaano nga ba katibay or ang kalidad ng pagkatrabaho ng contractor ng bahay na ito. At if ever na makonvince kayo or gusto nyo rin magpagawa ng ganitong klaseng bahay na solid concrete house o na puro buhos, ay maaari nyo siyang kontakin at ipipin ko yung number dito sa ating pinned comment section. At pakitawagan nyo na lamang siya and then magtanong kayo or mag-inquire kung ano yung gusto nyo mga itanong or mag-comment lamang dito sa ating comment section at siya ay sasagot sa inyo. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update and just call me Mr. Guys. So guys, ito po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ng mag-asawang Ricardo Fenis at Ma'am Julie Fenis. So guys, ito nga pong contractor ng bahay na ito ay si Mr. JR Agasid Villamor na kung saan meron na rin po tayong mga na-feature na mga gawa rin niya na puro buhos na bahay. So ito another customer na naman po na satisfied po na nagpagawa sa kanya na kung saan dati na rin po niya itong nagawaan. So ito nga itong haya natin step by step kung paano nga ba ginawa ito at nakikita naman natin sa pundasyon pa lang ay talagang solid at napakaganda na ng pagkatrabaho nito. So guys, ayun nga po, starting nung layout kanina hanggang sa nagkamada sila ng kanilang mga bakal na poste. And then as of now is nagkakabit or nagbubuhos na sila ng kanilang mga flooring. At na kung saan nakikita nyo naman nakalatag na yung mga bakal. And also guys, ayun po sa binigay na details ni Mr. JR, ang ginamit po nila ditong bakal sa poste at mga beam ay 16mm. So ayun nga at nakikita natin guys, talaga nga namang solid at nakatayo na lahat ng mga poste. And then eto na nga at uunahin nilang iporma ang mga poste at bubuhusan. And after that ay magbubuhos na rin sila para sa kanilang mga concrete wall na kung saan ito nga ay puro buhos din. So ito guys, panoorin natin.
So guys, mega love shoutout nga po pala sa inyong lahat and happy 109,000 subscribers at patuloy po tayong dumadami. And of course, maraming salamat po sa mga regular viewers natin. At yun nga, ipatuloy pa rin kayong sumusuporta kay Rep Egay Mix TV na ang inyong lingkod, Mr. Guys. So guys, ito nga po, tuloy-tuloy pa rin ang ating hatid na pagpapagawa ng mga bahay or ideas na pwede nating i-apply sa ating pagpapagawa ng bahay. Hindi naman natin sinasabing ito'y gayahin natin na personal or lahat-lahat. Ay, ang ibig sabihin dito'y kumuha lamang tayo ng idea na kung saan ang tingin natin ay tama at yun lamang ang ating kukunin na pwede nating magamit if ever nasasabak na tayo sa ating pagpapagawa ng bahay. Kagaya nga po ng aking sinasabi na ganyan din po ang ginagawa ko that time na nagpapagawa pa lamang ako ng bahay ay nanonood din ako ng mga vlog house na kagaya din ng ginagawa nyo at nung sumabak na ako sa aking pagpapagawa ng bahay ay meron na akong idea. At sa madaling salita ay pagsasaba ka na sa pagpapagawa ng bahay ay kahit paano ay meron ka ng konting nalalaman at mamamanage mo na yung pagbibili mo ng materyales dahil meron ka nang idea about sa ganitong klase na bahay na ipapatayo mo. If ever na napanood mo yung mga ganitong klaseng vlog at yung mga ibang vlog natin, eh meron ka nang maaalala na ganito pala yun. So yun po yung point natin or yung pinaka-purpose natin dito kaya po tayo gumagawa or nanonood tayo ng mga house vlog. Kumuha ng idea para meron tayong baon sa ating pagpapagawa ng bahay pagsasabak na tayo. So good luck po sa ating lahat guys sa mga magpapagawa na ng ating pangarap na bahay. So guys, ayan nga po, buo na yung mga poste and then meron na rin po siyang full concrete wall. And then as of now nga is magre-ready na sila sa buhos para sa slab. So guys, ayon po sa binigay na details ni Sir JR, ang space niya po dito ng mga bakal sa concrete wall ay 30cm by 30cm. And then dito naman po sa slab ay 30cm by 30cm din. And then ito po ay two ways and then magiging 15cm na lang po ang bawat pagitan nito. Yan po ay ayon sa details ni Mr. JR. So talaga nga namang solid ang pagkatrabaho na ito. Kitang kita naman natin guys, almost done na po yung pinaka basement nito. And then ito na nga at magpe-prepare or magre-ready na sila para sa buhos ng kanilang slab. So guys, ayon po kay Sir JR, ito po ay ready for the third floor. At ang sukat po nito ay 8 meters by 8 meters. At ito nga ay nagtotal ng 64 square meters. So guys, ito nga po ay provision for 3 rooms. So ang sa plano nito ay tatlong kwarto and then ito nga at mayroong basement. So ito po yung pinaka basement niya at yan ang inuna. At ayon nga kay Sir JR at ito nga ay unti-unti nilang ginagawa at ito na nga natapos na muna nila yung pinaka basement at ito na at nakabuhos na sila. And then ito nga guys at i-continue natin yung vlog na ito hanggang sa matapos. Pero sa ngayon na ito muna ang ating pinag-usapan ang about dito sa pinaka first step which is yung basement niya. So guys, ayon po kay Sir JR, ito nga ay lahat-lahat gumastos ng 640,000 about lamang dito sa full buhos na pang-umpisa ng basement. So ito nga ay nag-consider na 10,000 per square meters. So sa mga nagpapagawa po guys, sa mga gusto ayon kay Sir JR, ay hindi po ibig sabihin ay ganito na po ang halaga nito. Kaya po ito 640 dahil nga nakapundasyon ito. So kung ito ay bungalow lang or yung pinaka single detached, is mas maaring mas mababa po ito kagaya po ng mga na-post niya nung una or na-i-upload na natin nung una, meron pong halagang 300,000 basta ito po ay structural buhos lamang na slab ready for second floor. So yan nga po ang makikita natin guys, unti-unti nang mabubuo ito at i-continue natin ang pagbablog dito hanggang sa mabuo yung plano dito sa bahay na to at makikita natin kung gaano kaganda ito at pag natapos. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito, lalong-lalo na't na-motivate at nakapulutan din natin ng idea upang makapagpagawa na tayo ng ating pinapangarap na ating bahay para sa ating pamilya. Hindi man kagaya nitong full buhos or hindi naman gaya nitong kalaki, ang importante sa lahat guys is mag-step by step tayo hanggang sa makapagpabuo tayo ng ating pinapangarap na bahay para sa ating minamahal na pamilya. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka
sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay na kagaya nitong full buhos or kahit hindi siya buhos, at ito'y may halong inspirational video, motivational, at ito nga ay hango at tungo rin sa buhay na nagpapagawa ng bahay, at ito nga ay ihahatid sa iyo ng buong buo ng iyong lingkod, Ref Egay, at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.